isa sa kinagigiliwan ang Santo Niño. Pero ang isang Santo Niño sa bayan ng Real sa Quezon, kumikinang daw. Kahit mahirap ang buhay noon ni Charmaine, hindi niya tunay na pangalan. Ipinagpapasalamat niya na meron siyang namanang bahay sa bayan ng Real sa Quezon. Ito po yung kauna-unahang bahay po tinayo dito. Ito po yung dating akata na ang mga nakalagay po dito yung mga kahoy, tubig, alat na mga baging-baging pang matitinik at saka pinatambakan. Pero tila kasama raw sa ipinamana ang tila nakadikit ditong mga kababalaghan. Marami pong kababalaghan rito naming naririnig. Ating gabi, noon ay buntis yung anak ko. Sa bubong namin, may biglang bumagsak. Lumabas po yung asawa ko at tinignan. Malaking ibon po. Pag-uwi nga po nung may-ari ng bahay nito, sa daanan nila diyan, may narinig daw siya ng may parang may naghahabulan daw na baboy. Wala naman po ditong baboy yan. Hanggang isang araw, bigla na lang daw may nag-alok sa kanya. Walang galang na po sa inyo, baka gusto niyo pong bumili ng Santo Niño. Pinipilit ni Binta nung maglalako kasi maswerte daw sa buhay pag kinuha ng kapatid ko. Nang kapatid ko naman ay talagang mahilig siya sa mga poon-poon, ay kinuha niya. Ang ibabaw ng kanilang aparador ang ginawa niyang altar ng Niño. Umasa si Charmaine na ito ang magiging pangontra niya sa mga hindi may paliwanag na pangyayari sa bahay. Ay, yung kapatid ko mahilig maglagay dyan ng sampagita sa kandila. Hindi naalisan ng kandila yan. Itong mga coins nito, inipo ba ng kapatid ko nilalagay dito kay Niño? At para daw pampakyat, blazing. Pero hindi raw natigil ang mga pagpaparamdam. Nakita daw niya akong nakatayo doon sa may pintuan namin, sa tarangka namin. So, tinatawag daw niya ako. Ati, go mo dyan. Nakatatlong tawag daw siya, di luminon. Kinabukasan, tinanong ako. Ikaw bagay nakatayo doon sa may pintuan niyo, kanong alas 12 ng... Uy, hindi. Alas 12 ng gabi, di ako nalabas. Antok na ako noon. Pero taong 2016, si Charmaine inatake sa puso at namatay. Pasko po nung namatay yun, nag-video okay pa nga po yun. Sayo pa ng sayo na gabi. Kinabukasan ay patay. Nagkasakit siya, nandito na si Niño. Kaya parang si Niño nakakalam ng kanyang mga nararamdaman. Sa kwento ng kaibigan ni Charmaine, ipinaupahan ang bahay. Kina Lourdes na inaanak sa kasal ni Charmaine. Numakit ako yung bahay. Pagpasok ko pala, kinilibutan ako. Tapos ay napatingin ako sa Santo Niño. Sa may bago po makapasok, nakaupo sa may pintuan. Ako naglagay ako ng kulaklak doon sa may paha ni, ng Santo Niño. Naluha yung isang mata. Sabi ko sa kanya, baka naman ay napagpawisan lang yan. Hindi siya naluha. Sabi, hindi, oh, kita-kita ko. Pero ang pinaka nagpatindig ng kanilang balahibo nung bisperas ng Pasko, sa parehong araw ng kamatayan ni Charmaine, meron daw nagparamdam. Nung bandang po mga alauna, sa lamisa, may nagkakape po doon. Pero wala po siyang tao po doon. Pero may baso at may kutsarita. Pero nakaayon po yung bako na naghahalo. Hanggang si Lourdes sunod na namatay dahil sa malaria. Tahimik lang, nakahiga. Pag tinuturo ka, nagwawala. Malaria po sa utak. Mula noon, inabandon na ang bahay. Ginawang bodega. Hanggang inalok ito sa nakababatang kapatid ni Charmaine, si Bernadette. Nung dating namin yung bahay, talagang parang kaawan tingnan. Habang naglilinis daw si Bernadette, nakita niya sa ilalim ng cabinet ang Santo Niño, bagamat hindi raw siya katoliko, nirerespeto pa rin niya ang santo. Ayaw, kawawa naman si Niño. Kaya nilinisan niya ito at ibinalik sa altar. Kung buhay ang kapatid ko, ay hindi pwedeng nasa ilalim siya ng doon at may sentimental po ito. Pero wala pa raw isang buwan ang iniingatang Santo Niño, diumano, naghimala. Nakita ko yung mukha na ninyo, ang liwanag. Segundo rin si Puro akong natulala. Yung nakita kong liwanag ay para siyang star. Agad niya itong pinikturan at ito ang kanyang nakunan. Ang Santo Niño parang umiilaw. Sabi ko, ay, maliwanag ang ulo ng Niño. At sige ko, picturean ko, negatibayan ako na talagang napicturean ko na maliwanag yung... Pakiramdam mo siya yun na parang naawa sa akin o naawa, na natuwa dahil na dito sa kanyang bahay.
Matapos ang halos isang minuto, nawala rin daw ang liwanag. Nanghina po ako. Tapos parang maiyak ako. Hindi. Parang kinokontra ko ang damdamin ko. Tapos nung matapos yung liwanag, saka ako lumapit sa ninyo, tinawakan ko kamay. Sabi ko, ano baga ang ibig mo sabihin? Hinanap daw niya ang posibleng pinanggalingan ng liwanag. At tinitinang sa ko. Yun malagpas, yun naman ay may salamin nga doon, ay may CR ang bubong. Tapos ito naman ay maliliit, yun ay malaking liwanag na nakaano talaga sa mukha. Sa pakiwari ni Bernadette, naghimala talaga. Dahil matapos daw ang pagliwanag ng Santo Niño, may natanggap siyang krasya. Sabi nga eh, may awan Diyos ay. Tao mahirap eh, mahal ang Panginoon eh. Kinabukasan naman ako yung kaibigan ko na taga Tawid Dagat, ay ako'y pumunta dito at ako'y pinahingi ng pang bili ng gamot. Yun ang unang blessing ko. Pakaramdam ko lang mabigat, parang lagi akong hapo. Pero ngayon parang nararamdaman kong natagal na ako, nakakalakad ako ng malayo-layo ay. Siguro inan niya sa akin na, ayaw mo pa yan. Parang binibigyan ako ng ano niya ng lakas ng loob na tibayan ko pa ang buhay ko. Kumalat ang balita sa kanilang barangay tungkol sa diumano'y paghihimala ng santo. Naniniwala ako na baka gumaling yung aking panlalabo ng mata. Parang kinikilabutan ako. Tsaka parang ako yung naiiyak. Pero paano nga ba nangyaring parang nagliwanag ang Santo Niño? Dahil hindi raw nila alam ang sagot, nagpadala sila ng mensahe sa aming programa para ito'y maimbestigahan. May tornilyo, tanggal na, wala naman po itong pwedeng lagay ng bumbilyaw para umilaw. Ito, wala siya. Ang Santo Niño sa bahay na ito sa Real Quezon, nagliliwanag daw o umiilaw-ilaw. Bilang ebidensya, ipinakita ni Bernadette ang kanyang kuha. Sabi ko, ay, maliwanag ang ulo ng ninyo. Nag-abang naman ang aming team, nagkabit ng CCTV para malaman kung ano nga ba ang nangyayari. Nung reviewin namin ang kuha ng CCTV, ang mukha ng Santo Niño, parang nagliwanag nga. Ayon sa photo expert na si Emir Khan. Pwede kong sabihin na hindi siya edited. Kasi kung itatry naman natin ngayon galawin, adjust natin exposure niya. So makikita mo naman na hindi naman siya humihiwalay. Pero umiilaw ang Santo Niño dahil lang daw tumatagos sa bahay ang sinag ng araw. Ang nakunan kasi ni Bernadette at ang kuha ng CCTV kung saan parang ang nagliwanag ang poon. Parehong hapon nakunan kung kailan palubog na ang araw. Ang sa akin ngayon na nakita ko is galing sa araw yung ilaw. May siwang yung bahay ni nanay, yung bubong niya. Kaya tumagos yung ilaw doon. Nasamak na mismo sa mukha ng ating mahal na Santo Niño. Natin ni-replicate ngayon yung supposed to be araw. And then kinonfirm naman mga tao dito na ang araw ay dito pumuputok sa ganitong klaseng oras. So, dito siya. Malaki ang chance na talagang sumasabit siya dun sa mukha ng Santo Niño. Ngayon, gagawin natin, subukan natin tumama ng konting ilaw lang, pero gagamitin natin siya ng flash. Tinry natin i-replicate yung ilaw. Now, darama tayong binago, pinagawa lang natin ulit niya. So, medyo nakuha natin yung image niya. Basta ako sa akin, sa damdamin ko, totoo yun sa akin. Wala akong, di ako naghangal-hangalan. Bahat sabihin naman nila na kung ano-ano. Basta sa akin, dahil akong nakakita, napaniwala ako sarili ko. Sa kwandang simbahan ay binabalidate pa yun. May mga investigation. Pero tanda ng ating pananampalataya, ang Diyos ay gumagamit ng mga bagay para mabigyan natin siya ng pansin. Mag-imbestiga, magtanong, dahil kung minsan ang katotohanan malinaw pa sa sikat ng araw.